Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kapamilya, ang mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Narito na naman tayo para magbigay ng pinakabagong update sa pinakapaborito at nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay baka naman makahingi ng isang like, share at subscribe at pakiclick na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. At sa masugid nating subscribers at manonood, maraming maraming salamat sa inyong suporta at pagtangkilik sa ating munting channel. Matapos ngang masaksak ni Olga si Marites, ay agad na humingi ng saklolo itong si Lola Tinding. Sakto rin na paparating na sina Don Facundo at kaagad na tinulungan si Marites upang madala sa pinakamalapit na ospital. Tumawag naman ang tauhan ni Ramon at sinabi na may sumaksak kay Marites. Nagulat nga itong si Ramon at sinabi na alamin nito kung sino ang sumaksak. Kaya naman sa pagtakbo ni Olga ay kaagad itong sinunda ng tauhan ni Ramon. Habang naghihintay sa ospital si Tinding sa kung ano ang magiging kalagayan ni Marites, ay sinabi nito kay Don Facundo na sana ay may nagawa siya upang mailigtas niya ang kanyang anak. Kaya naman awang-awa si Senyor kay Lola Tinding. Sa kabilang banda, sumakay naman si Natanggol sa isang mamahalin at magarang helikopter. Sinabi ni Divina na ipapakita niya kay Tanggol ang buong isla. Namangha naman si Tanggol sa laki ng isla. Ayon kay Divina na makakabili din ito si Tanggol nang masigit pa sa mga nakikita nito. At doon nga daw tuluyan nang magwawakas ang kahirapan ni Tanggol. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan nito habang nagsasaya sa kanilang swimming. At dito na nga isinawa ni Divina sa pag-akyat ng bundok. At sa pagkakataong ito ay kasama na nila sina Primo at Amanda upang puntahan ang mga taong lokal na naninirahan sa kabilang bundok. Samantala, matapos utusan ni Ramon si Bullet at sampu ng kanyang mga tauhan na umpisahan ng hanapin ang mga Red Phoenix dahil hindi nga siya makakapayag na hindi makapaghigantis sa nakaraan nilang inkwentro. Matitimbog na ang mga ito kasama si Edwin at ang mga batang tondo. Kaya naman, magkakaroon ng habulan sa pagitan ng dalawang grupo. Kampante naman sina Edwin na matatakasan nila ang mga ito. Ngunit dahil mas maraming tauhan na kasama si Bullet, ay mapupuruhan ang ilan sa kanilang kasamahan. Kaya naman sinabi ni Teban na tagilid sila at kinakailangan na nilang tumakas. Pinalad man silang matakasan sina Bullet ay mukhang malamalasin nga sila dahil sina Rigor at Mando mismo ang makakahuli sa kanila. Sinabi ni Rigor na hindi na sila makakatakas lalong-lalo na umano itong si Edwin. Ngunit mayabang na sinabi ni Edwin na kahit mahuli siya ay sigurado umano siya na maaabsuelto pa rin sila at itaga umano ito ni Rigor sa bato hanggang sa dinala na nga sila ni Namando at Rigor sa presinto kung saan iniharap sila kay Colonel Suarez. At dahil kilala ni Suarez si Rigor na matinong pulis ay mukhang mahihirapan silang mapaabsuelto sina Edwin. Kaya naman tatawagan niya si General Pacheco upang sabihin na sina Dimagi ba ang nakahuli sa mga tao ni Naangkong. Dito na nga sinabi ni Pacheco na gagamitin nila ang kaso ni Rigor upang maabsuelto ito, kapalit ng pagpapalaya sa mga tao ni Angkong. At pag hindi pumayag at naging matigas pa rin umano itong si Rigor, ay siya nga mismo umano ang gagawa ng paraan upang madiin si Rigor sa kasong isinampa ni Tinding. Kaya naman dito halos lumiyab sa galit si Rigor dahil wala nga siyang choice. Kakainin niya ang kanyang pride at paninindigan. At dito pumayag na siya na makalaya sina Edwin kapalit ng pag-areglo sa kasong isinampa ni Tinding. Asar na asar nga siya habang pinagtatawan na ni Edwin. Sinabi pa ni Edwin na sinabi niya na umano na kahit anong gawin ni Rigor ay makakalabas pa rin sila. Makukwento naman ni Tinding kay Don Facundo ang tungkol sa problema ang pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Malamang umano na sinisisi na naman ni Tess ang kanyang apo sa nangyari dito. Hindi nga binanggit Tinding ang pangalang Tanggol. Ngunit na nanatiling buo ang paniniwala ni Tinding
na hindi si Tanggol ang may gawa nito dahil kilala niya ang kanyang apo. Kaya naman, kinakailangan niya ng makausap si Tanggol sa lalong madaling panahon dahil ito lang ang magpapatunay sa mga paratang ni Marites. Dagdag pa ni Tindeng na mukhang nalaso na ni Rigor ang kanyang anak dahil lahat na lang ng masamang mangyari sa kanilang pamilya ay puro kay Tanggol nga na babaling ang sisi. Malalaman na nga ni Ramon na si Olga ang siyang sumaksak kay Marites, kaya laking gulat niya. Sa kabila nito ay hindi niya kukomprontahin si Olga at dito na siya magsisimulang magduda sa kung ano ba talaga ang atraso ni Tess kay Olga. May isa pang ibinalita ang kanyang tauhan nang sabihin nito na kasama si Don Facundo sa mga nagdala sa ospital kay Marites. Kaya naman labis siyang nagtataka kung paano nakilala ni Facundo si Tess. Ayon sa kanyang tauhan, ang nanay ni Marites ay naninilbihan kina Don Facundo. Di kalaunan ay nagkamalin na nga itong si Marites at iniwan muna sila saglit ni Don Facundo upang makapag-usap ng masinsinan. Hindi nga nagkamali si Tindeng dahil isinisisi na naman ni Marites kay Tanggol ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya, malamang may atraso si Tanggol sa sumaksak sa kanya at siya ang binabalikan ito. Nakiusap din si Marites na huwag nang sabihin ito kay Rigor dahil panigurado umano na malaking gulo ito kapag nalaman ni Rigor. Ngunit iginiit naman ni Lola Tindeng na huwag magpadalos-dalos itong si Marites hanggang hindi nila nakakausap si Tanggol at huwag itong magpalason sa mga sinasabi ni Rigor. Alam umano nilang dalawa na bata pa lamang si Tanggol ay mainit na talaga ang dugo ni Rigor sa kanyang apo. Matapos nga ito ay lumapit na si Don Facundo at labis-labis ang pasasalamat ni Tindeng at Marites dahil sa tulong na ginawa nito. Nalaman nga din nila na si Don Facundo na ang nagbayad ng lahat ng gastusin nila sa ospital. Ayon kay Tess, babayaran niya pa unti-unti si Senyor Facundo. Ngunit sinabi ng senyor na wag na umano at tulong niya na ito kina Tindeng at Marites. Kaya naman sinabi ni Tess na tatanawin niyang malaking utang na loob ito kay Senyor Facundo. Kaya namang kapamilya, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang serye sa prime time at lagi nating pakakatandaan na ang lahat ng papuri at pagpapala ay sa Panginoon lamang. Kaya naman maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapamilya.